Please like and subscribe and hit the notification bell. Disclaimer lang po, di po ako ang may sulat ng novel. Kabanata 7, Meant for Each Other. Kung mayroon mang isang yuger sa mundo kung saan buhay ang dugo ni Seth, iyon ay sa Tagaytay. Doon siya ipinanganak, lumaki, at nagkaiisip. Sa gitna ng malalawak na taniman ng kape, natutunan niyang mahalin ang lupa. The soil, the cool air, and the sweet, pungent and stimulating aroma of coffee were his drug. Madalang siyang pamalya sa pagpunta sa Tagaytay on weekends. Kasama sa trabaho niya ang pag-inspect ng operasyon sa farm at factory on a regular basis. He loved that farm. It was his farm. Iyon na ang ipinako ni George sa kanyang isipan nang mag-umpisa siya sa kumpanya. Love for the earth was in his nature. He was a farmer, and he was proud of that. Alas 7 na ng umaga, mag-isa siyang naglalaro ng basketball sa likod ng small house. After having had several bottles of beer and less than 4 hours of sleep the previous night, he felt he needed the adrenaline rush. Nagkaroon ng isang malaking party sa big house ng nakaraang gabi upang ipagdiwang ang tagumpay nila na makuhang kliyente ang Paramount Plaza Hotel. Thanks to Yasmin, they now had a gold mine called Columbus Group. And the grand celebration was truly called for. Even Don George agreed to it. Give my daughter a big party, Seth. She deserves it. Ito ang proud na utos ng matanda nang malaman ang nagawa ng anak. Naging masaya ang pagdiriwang. Ibang-iba sa mga nakaraang handa ang ginawa sa big house. Si Clares ang nag-organize at syempre, ibinagay iyon sa taste ng dalagang CEO. It was upbeat and fun, where everybody had the chance to let their hair down. Seth enjoyed it too, except for Jake and Millie who'd made the night a bit sour for him. Siyempre, mawawala ba naman si Adam Lambert sa tabi ni Yasmin? Pinalak pa naman sana niyang pumorma ng kaunti sa boss. Hindi siya nagtagumpay roon dahil sa Maladjaworski na pagbabantay rito ng Jake na iyon. Si Millie naman. She beached around him the entire night saying that Yasmin had bypassed her when the CEO didn't endorse David Castro to the sales department. Tama ba yun, Seth? May connection pala siya sa Paramount. Why didn't she tell us? So she could get credit for it. Hay nako, that woman is clearly competing with me. Galit na litanya ng babae. Hindi niya iyon nagustuhan. That woman owns this company. It's her prerogative to do things on her own if she thinks it's good for the business. Hindi niya kailangang i-endorse yun sa iyo dahil she knows David Castro on a personal level. Besides, hindi ba matagal ka nang nag-give up sa Paramount? He really hated it when some people at work would tend to rival than work harmoniously with others. Millie, we're at a party. Relax and have fun, Aniya, para lang tumigil na ito. I have an idea of fun better than this, sagot nito, with a whisper at his ear and a suggestive smile. Sandali siyang tumingin sa babae. Millie was still a very attractive woman and she could draw men by her mere presence. Kaya nga lang hindi na talaga ito mag-appeal sa kanya. In a way, wala namang problema ron dahil matagal na silang wala. I can. Punta akong Tagaytay bukas. Tumaas lang ang kilay nito sa kanyang sinabi. Of course. Anito bago lumakad patungo sa kalapit na nag-uumpukang mga lalaki. Of course, ani Seth sa sarili. Hindi lingid sa kanya na hindi kailanman naging malamig ang gabi ni Millie kapag wala siya. And that was actually the reason why they broke up. Women, bulong niya kasabay ng pag-itsa ng bola sa goal. Shoot, nagsisimula na ring magising ang katawan niya. Lalo na nang maamoy niya ang bagong sandag na kanin at piniprito'ng tapa mula sa kusina. Ham, bango, nagsimula nang kumalam ang tiyan niya sa samyo na iyon. Kising na si Aling Vanjie, ang kusinire sa kantin ng mga farmhands at coffee production crew, at nag-umpisa na itong magluto ng agahan. Kain ako, pasya niya. Dali-dali siyang tumungo sa gilid ng bahay kung saan naroon ang kusina habang iginuguhit sa isip ang masarap na agahan. Aling Vanjie, Aniya nang makapasok sa kusina. Pwede na bang kuma? Hey! Yasmin! Napalakas ang boses niya nang makita ang babaeng di inaasahang makita roon. Ano ba? Ba't ka ba nang gugulat? Galit na tanong ng dalaga. Muntik na nitong may bagsak ang plat era ng tapa. Ako, ikaw itong nang gugulat ah. Anong ginagawa mo rito?
Balik niya ang mga mata ay nakatutok sa ulam. Bahay ko to, alam mo ba yon? Ang taray, ah, bakit di mo sinabing pupunta ka pala rito? Tumaas ang kilay ni Miss Taray. Do I have to tell you everything I do? Fine. Gusto mong malaman anong ginawa ko after the party? Kamon nito. Ah, shit. No, absolutely not. Tumiretso ako rito. Dito ako natulog kagabi. Oh, wala nang maisagot si Seth. Katakataka, Yasmin was doing strange things. After months of avoiding the idea of visiting the farm, bigla na lang itong sumulpot doon. At bakit kailangan itong magpaliwanag tungkol sa anumang ginawa nito noong nakaraang gabi? He wasn't asking. He didn't want to know. But then, now that she told him, he was glad that she didn't spend the previous night with Jake. Ibinaling ni Yasmin ang atensyon sa paghahanda ng lamesa, isa pang bagay na pinagtatakhan niya. Yasmin, bakit ikaw ang gumagawa niyan? Nasaan si Aling Vanjie? Itinigil nito ang ginagawa at tumingin sa kanya na tila ba hindi nagustuhan ang kanyang tanong. Naghatid siya ng pagkain sa farm. Kung gusto mong siya ang maghanda ng breakfast mo, hintayin mo na lang siya. She'll be back in an hour. Oops! Mali! Nag-emote ang dalaga. Nakakatawa ngunit alam niyang may point ito. At ayaw rin niyang maghintay pa ng isang oras bago makakain. I'm sorry, that's not what I meant. He also thought it was best to change the topic. Mukhang masarap iyan, ah, he said as his hand was about to pick up a piece of meat. Aray! Bakit ba? Reklamo niya sa malakas na hampas ni Yasmin sa kaniyang kamay. Maghugas ka muna ng kamay and at least put on a shirt. You're not having breakfast looking like that. Oo nga pala. Nasanay na kasi siyang mag-isa lagi sa bahay na iyon on weekend simula nang umalis si George. He'd actually been assigned his own room and was told to make himself at home. Sorry, paumanhin niyang muli bago tumungo sa lababo upang maghugas ng kamay. Isinuot na rin niya ang t-shirt na nakasampay sa kanyang balikat. I'm clean. Aniya nang makatapos. Kain na, paanyaya ng may-ari ng bahay. Tahimik nilang pinagsaluhan ang agahang inihanda nito. Kapwa sila concentrated sa pagkain. For Seth, it was more because of Yasmin's presence before him. Dalawa lang silang naroon, isang pagkakataong matagal na niyang hinihintay. Ngayong dumating na iyon para namang umurong ang dila niya. Ano kayang nasa isip niya, he wondered. Masarap. She answered the question in his mind, only her timing was off. Seth had just put a spoonful of rice and meat in his mouth. He tried to articulate. Too big, she asked, clearly trying not to laugh as she put water into his glass. Thank you, sabi niya nang makainom ng tubig. Lang niya, kakahiya yun, ah. So what's my schedule for today? Ibinalik na nito ang paksa sa business. Hindi niya yun napaghandaan. But he was quick. We help in the harvest, then I'll give you a tour. Nagkibit balikat ito. Fair enough. Owner of the company and all, Yasmin showed no qualms about helping in the farm. However, Seth's mind wasn't completely focused on that. He was about to spend the day with the woman he was crazy about. He'd waited for this time since the day he met her. It's just a wonder how time flies when one is having fun. Mabilis lumipas ang umagang iyon. Mabilis natapos ang mga gawain dahil in full force ang farmhands. Nakatutuwang panoorin ang walang reklamong pagtulong ni Yasmin sa gawain sa farm. Hindi naman nahirapan si Seth na gabayan ang dalaga sa mga gawain. She easily learned to distinguish the beans ripe enough to be picked. She even seemed to enjoy driving the open jeep transporting the baskets and baskets of coffee beans to the production area. At ginawa nito ang lahat ng iyon ng walang anumang reklamo. Hindi lang iyon. Gain pang samalo ang dalaga sa tanghali ang nakalatag lamang sa dahon ng saging. Iyon nga lang, kailangang turuan ito ng binata na kumain ng nakakamay na hindi tumitikwas ang hinliliit. Are you ready for your tour? Tanong niya. They had gone back to the small house to rest and freshen up after a fun boodle fight lunch with the farmhands. Then, after a 2-hour nap and a refreshing bath, Yasmin looked up and about and ready to go. Yup. On bicycles, he took her around the length and breadth of the Miranda property in Tagaytay. Namangha ang babae.
She'd been there several times when she was a child. Pero hindi niya akalaing napakalaki pala ng lupain nila. Biglang umihip ang malamig na simoy ng hangin. Hapon na, and it was time to start heading home. May shortcut pabalik sa small house, sabi ng lalaki. Talaga? Saan? Doon sa sapa, anito, walang malay na nakangiti ang mga mata nito. Parang alam na niya ang susunod na mangyayari. May kahabaan ang creek na iyon. Inihimpil ni Seth ang bisikleta sa lugar na may malaking puno ng santol. Do you remember this place? He asked, his eyes distant. Alam mo, tanong ng mga mata niya. Para bang narinig ang kanyang tanong. Nakita mo ko rito, di ba? Narinig mo ko't nagpa-practice, patuloy nito nang may pag-aalangan. Sa ilang sandaling iyon, tila ba nawala si Yasmin sa sarili. Hindi niya malaman ang isasagot sa binata. It was a surprise to her that Seth knew that she knew all along. Slowly, she went closer and asked, "Bakit hindi mo ako kinausap?" He smiled unsurly. Nakita kita. Tumakbo ka papalayo. I thought that maybe you got scared. Or maybe you didn't like me. Or maybe. Maybe. Bahagya siyang natawa. Jeez. Seth, I never thought you were a maybe kind of guy. And, well, FYI. Here goes. I waited for you. Si Seth naman ang nabigla. Ha, every day after that, umuupo ako sa labas ng bahay tuwing hapon. But you never came. For years, I wondered whether you meant the words you planned to say. Phew. Finally, nasabi na rin niya. Hindi niya alam ang kahihinatnan noon. All she cared about was telling Seth. Sa totoo lang, she still wondered if he meant what he had planned to tell her or if that was still true. Nalungkot ang mga mata nito. Akala mo ba hindi ko yun pinagsisihan? I almost lost my mind watching your car drive off. Corny, pero inisip ko sana mabilis ako tumakbo para nahabol ko ang kotse ninyo, then I would have said those words to you. Without a single thought. Then do it, Seth. Without a single thought, Anya. I love you. Yasmin, pag-amin nito, hindi na nag-iisip, I've loved you the moment I laid eyes on you. I'm sorry for not telling you then. Naterpay ako. I've held my peace for the last 12 years, and I'm not sure if I could still hold it for a longer period. I just need to tell you. Hindi na rin niya napigilan ang mapangiti. Seth, you are such a romantic. Umiwi ito. Badoy ba? No, not at all. It's even better than the lines you practiced. Natawa na ang lalaki. Well, that's good to know. At least, nasabi ko na rin sa'yo. Not that I'm expecting something with someone like Jake to contend with. Automatic ang pagtaas ng kilay niya. Worried ka kay Jake. Boyfriend since kindergarten. Mahirap pantayan iyan. Hay nako. Bago pa man tuluyan ng sumuko si Seth, ipinasya na niyang ilabas ang sekreto. Kung sa bagay, confession time naman na ang nangyayari. There's something you need to know about Jake. You see, he likes you. Kati ka raw, Anya, may bahid ng panunukso. Samantala, blanco naman ang mukha ng kanyang kausap tulad ng isip nito. Can you speak Earth language, please? Jake is bisexual. Ipinagtapat niya sa akin ang totoo when I got back from New York. At first, I was devastated. I loved him. I mean, I respect his sexual preferences, but that doesn't mean I have the same. We just have to keep the couple image intact. Baka kasi hindi sumikat ang banda namin pag nalaman ng tao ang totoo, paliwanag niya. Medyo natagalon bago nag-register kay Seth ang mga sinabi niya. Ngunit kakatuwang panoorin ang unti-unting pagbabago ng ekspresyon sa mukha nito nang maintindihan ang katotohanan. Naisip ni Yasmin na pagtibayin pa iyon. But there's no competition. He knows how I feel about you, so he backed off. And what exactly do you feel about me? He asked as he came closer to her. Balik na ang kumpiyansa nito, nagsimula na siyang ginawin. And it wasn't because of the chilly Tagaytay climate. You drive me crazy, happy. But crazy and confused. His hands were now touching her cold, blushing cheeks, and she started getting breathless and failing. Petrified. You're like a mathematical problem I can't figure out. And for a math geek like me,
Isang matamis na halik ang inilapat nito sa kanyang mga labi, tinihil na ang mga walang katuturan niyang sinasabi. "Just say you love me," bulong nito. "I love you." And, at that moment, Yasmin found herself in the arms of the man she loved, the man who loved her.